Good afternoon po siyong lahat. Good afternoon na naman po sa inyo. Kumusta po kayo ngayon? Magandang araw po. So ngayon, gusto ko lang i-share po sa inyong lahat kung paano po tayo mag-seedling. Turuan ko po kayo ngayon kung paano po tayo mag-seedling ng bill paper at saka sweet paper. So po ako magpatuloy sa main topic po natin ngayon. So gusto ko lang kayo batiin. Magandang araw po siyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? Ngayon po ay July 2, 2021. So, lahat ng mga kaibigan ko, lahat na nag-support sa YouTube channel ko, magandang araw po siyong lahat. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel. And pindutin nyo rin po yung notification bell, yung bell icon, para always po kayo updated sa mga video every time na mag-upload po ako sa channel ko. Okay, so, saka kung panoorin nyo po yung mga video ko, hindi po kayo malugi sa akin, dahil may matutunan po kayo sa akin. Dahil ang content ko po, ito po ay para siyong lahat. John Levy Beautiful Tutorial Farming. Tutorial po ang content ko para ituro ko po sa inyong lahat ang iba't ibang uri sa pagtatanim ng mga anggolay. So, mula sa pag-seedlings, pag-transplanting, paglagay ng petles, hanggang sa pag-harvest. Okay? So, kumusta po kayong ala? Kumusta pa kayong lahat? Okay? Good day po. So, shout out po sa lahat ng mga kaibigan ko. Lalo po sa Tacloban Desert Airport, yung mga kasamahan kong security guard. Kumusta po kayo dyan? Lahat ng mga nakilala sa akin sa Facebook friends ko, kumusta po kayo? Good afternoon po. So, tanong lang kayo sa akin tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang magulay. Turuan ko po kayo. Step by step po, turuan ko kayo. Hanggat sa kaya ko, hanggat sa malalaman ko, hanggat sa kaya ko, ay ituturo ko po sa inyo. I-share ko po sa inyo ang lahat ng aking kalaman. Dito po sa YouTube channel ko, ito po ay para sa inyo. Siyempre, dahil po sa experience po natin sa pagtatanim ng iba't ibang mga gulay, more or less mga 10 years na siguro yung experience natin, marami na po tayong experience na para i-share po sa inyo. Okay? So, okay, yun lang po ang nasabi sa inyo. So, kung napansin nyo po, ngayon araw ay hapon ngayon, good afternoon. So, nandito pa ako sa ilalim ng puno ng kawayan. Oo, so, kung napansin nyo po, kung matatagpuan po itong puno ng kawayan or bamboo ay nandito po ito sa tabi or sa gilid-gilid o tabi ng garden ko. Okay? Nandito po kayo sa garden ko. So, sinadya ko lang po na dito ako mag-vlog, dito ako gumawa ng video dahil doon sa amin, maingay doon. Maingay, hindi tayo makapag-focus sa pag-vlog. Saka minsan nga, yung iba nagpapatugtog. Baka yung tugtog, makapi din sa pag-video natin, no? Baka ma-record din yung tugtog. So, mahirap na makapirate po tayo. So, okay. Kung napansin nyo rin po yung intro ko, okay, doon sa intro, kung nakita nyo po, hindi po ako nakapagsalita doon kanina dahil walang nagvideo sa akin. Ako lang talaga ang nagvideo. So, ibinidyo ko lang kung ano ang ginawa ko tungkol sa paggawa ng gruel medium. So, ano nga ba ang sinasabing gruel medium? So, ang gruel medium po, ito po ay naghalo po tayo ng lupa at saka ng carbonized rice hull or inuling na ipa ng palay. Carbonized rice hull ang tawag doon. So, hinalo ko lang. So, bago ko po sila hinalo, pinakita ko po sa inyo, mayroon pa ako doon screen. May screen pa ako doon na ginawa. Parang, inanon ko muna para sinala ko muna siya para yung lupa mahiwalay yung pino at saka maitapon lang yung mga medyo buo pa. So, pinakita ko sa inyo. Tapos, hinaluan ko po siya ng, kung nakita nyo po, hinalawan ko po siya ng sodas. Yung sodas na mula sa lumberyard. Doon, humingi pa ako. Matagal na yun. Hinalo ko po. So, yun po ang minix ko. Okay? Minix ko po yun. Yun ang sinasabing gruel medium. So, hindi ko na po na-explain kanina. Pero, alam kong maintindihan nyo na po. So, ngayon, nandito na po ako para i-share ko na po sa inyo yung pag-seedlings ng sweet paper at saka bill paper. Dati, pinakita ko na sa inyo, seedlings lang. Hindi ko na ituro sa inyo yung step by step kung paano po tayo magseedling ng bill paper at saka sweet paper. Okay, so yung nahalo ko kanina, ito po yung sample, no? Tingnan nyo po. Ito po yung sample na ginawa ko kanina. Ito yung sinasabing gruel medium. Bali, hinalo ko po ito siya. Hinalo ko po ito mula sa, ito may mga kulay itim, carbonized rice hull, at saka yung lupa at saka yung coco dust, sawdust po.
Oh, hinalo ko po ito. So, para po maganda siya, malambot talaga, para buhagag po siya, para hindi po mahirapan tumubo yung seedlings natin, no? So, kahit ito po ang ginawa natin, ay kailangan pa rin natin maglagay ng fertilizer dito doon sa seedling natin. So, turuan ko po kayo kung paano po tayo maglagay ng fertilizer sa seedlings natin. Okay? Patuloy po tayo sa pag seedlings ng buto, no? Sa pag seedlings ng buto or pag-sowing or seedling, no, yung buto, ilalagay natin dito sa butas sa seedling tray. Okay, patuloy po tayo. So, ito na po yung nagawa natin kanina. Bali, doon ko po ito sa bahay ginawa. Ito na po siya sabing green medium, linagay ko dito. Yung hinalo ko na inuling na pa, yung sodas galing sa lumberyard, at saka yung lupa. Tatlong sangkap ang linagay ko dito para po sa paggawa ng Gurel Medium. So, hinalo ko, na-mix ko. So, ito na po. Nilagay ko dito sa ceiling tray. Ito na po ang itsura niya. So, ngayon, ito po yung seedlings natin, no? Ito po. Bell pepper. Bell pepper po ito. Ang tawag dito, yung variety niya, yung ori niya, or classy ng bell pepper, ito pa ay emperor. So, hindi ko ito rinagumenda sa inyo. Sinir ko lang sa inyo, pinagkita ko lang sa inyo, para malaman nyo rin po kung paano ako magtanim, paano ako magseedlings. At least, para ma-experience din kayo. Kung gawin nyo ito, kung gayahin nyo ako, gawin nyo ito sa inyong bahay, sa inyong lugar, ay kung anong resulta dito sa pagtanim ko, ay ganoon din resulta sa mga tanim nyo. Okay, kung sundan nyo po yung aking mga video. So, ito yung bell pepper, no? Yung varieties emperor. So, ito naman yung sinasabing ceiling haba. Yung ceiling haba. Ceiling haba po. Ito po ceiling haba. Ito po siya. Bali, yung variety natin is Django. Django dos F1. So, F1 po siya, no? Django F1. Ito po yung seedling natin. Dalawang variety, dalawang ori po yung buto na sweet pepper sa bell pepper yung seedling natin. Siguro more or less maka-seedling ako ng mga 2,000 kasi 1,000 yung sweet pepper, 1,000 din yung bell pepper. Okay, so patuloy po tayo. So ito na po yung binuksan ko na po ito kanina. Madali lang ito guys. Mga ka-vegetable farmer, no? Sandali lang to. So ito na po siya. Ito po yung laman ng Django F1, no? Django F1. Ito po yung laman. So, ang gawin natin dito, direct natin ilagay sa tree, no? Yung tree, butasan muna natin. Maliit lang na butas. Para ilagay natin yung mga buto, okay? Okay po ito, natapos na po natin butasan, no? So nakita niyo po yung pagbutas. So yung pagbutas natin, wag po natin na masyadong malalim, no? Konsakto lang butas natin, no? Para may baon lang yung buto ng sweet pepper, no? Para may baon lang. So ang maganda dito na dito po lumalabas yung pag mag-sprout po siya or mag-germinate, dito pa siya lumalabas. So, hindi dito. So, dito talaga, dito, dyan, dito. So, mas maganda, yung paglagay natin sa seedling tray para mag-seedling tayo or mag-sowing, so, parang ipatusok po siya. Parang, yung patusok siya. Parang patusok po. Oo. Pero, parang mahirap, no? Parang mahirapan po tayo. So, maganda dito. Mahirapan kasi tayo kung ganun lang ito yung gawin natin, parang pa ganun siya. Parang pa ganun siya. Mahirapan tayo, no? Minsan nababaliktad, no? Nababaliktad siya. Mahirapan siya tumubo. So ang gawin natin, para hindi tayo mahirapan, pahiga na lang. Lahat ipahiga natin. Pahiga para hindi siya mahirapan sa pagtubo, no? Pahiga na lang lahat. Kasi sa pahiga ay sigurado talaga siya na makaka-germinate agad.
Kasi kung magbaliktad po siya, makahirap, mahirap niyan makalabas, mahirap niyan mag germinate or mag-sprout dahil nasa ilalim yung pagtubo niya, di ba? Hindi palabas. Mahirapan siya. So maganda pahiga na lang para hindi siya mahirapan mag lumabas, so para hindi mahirapan tumubo. So kung napansin niyo po, no, dapat ibaon talaga natin yung kung magsidling po tayo, ibaon po natin, lalo na po dito sa sweet pepper or bell pepper, pares lang yon. Pares lang yung pagsidling nila, sa pares lang din yung pagtanim, no, magkakaiba lang yung bunga nila. Dapat ibaon natin ng konti para putak pa natin, kasi kung gawin natin na hindi natin baon, kung ito lang gawin natin, kung gaya katulad ng ganyan, no, katulad nito, kung yan lang ang gawin natin, yan lang, tapos hindi natin ibaon, tapos takpan po natin siya, halimbawa takpan natin agad siya, so ito, natakpan na siya, yun po. So yung pagtubo niya, yung ugat niya parang lumalabas talaga yun, yung ugat niya hindi tumutusok sa ilalim. So ang resulta niyan, hindi siya mabubuhay ng maayos. Kung hindi natin mabantayan para ibaon po yung ugat niya, ay mamatay po talaga yun, no? Yun po ang resulta, kasi nangyari na yan sa akin. So mas maganda talaga ibaon talaga natin, no? Ibaon natin sa ilalim talaga, no? Ng katulad ito, ibaon natin, tapos takpan siya. Okay na yun. Ibaon natin para sa ilalim siya tumutubo. Para pag tumubo siya, ay talagang matibay, no? Matibay talaga yung pagtubo niya para kumapit talaga yung ugat niya sa ilalim, no? Okay? So patuloy po tayo, ibinaon ko lang to para makita nyo. Ganun na lang stick yung ginamit natin. Okay na yun. Natakpan na po natin siya. So patuloy po tayo dito. Patuloy tayo. Yun lang yung pinakita ko sa inyo kung paano pag seedlings ng sweet pepper or bell pepper. Pares lang ito. Kasi dalawa talaga yung variety yung itanim natin. Yung seedlings natin. Tapos nakahanda na po yung taniman natin, baka ngayong buwan makapag-time na po tayo. So patuloy tayo sa pag-seedlings. Dapat sa isang butas dito seedling tree, isa lang din na buto yung ilagay natin. Yun lang po kasimple yung pagsidling ko ng sweet pepper. Sa oras, dahil bawat isang puno, isang butas, parang nakakantok talaga pag hindi tayo magsyaga. So abangan lang po yung pagsidling ko, dahil i-share ko po sa inyo, i-update ko po kayo dito sa pagtubo niya, sa paglagay ng fertilizer, kung ano ang diskarte ko sa paglagay ng fertilizer dito. Oo, kahit nga yung ginawa nating grow medium ay medyo maganda na siya. Oo, kailangan pa rin natin ng abunuhan yung seedlings para po ay maging malusog. So sa pagtakip po nito, ay kailangan po natin takpan na ito mang ng manipis lang na takip, no. So ibaon muna natin yung buto na ilagay natin sa butas. Ibaon na, hindi man natin ibaon ng masyado. Ibaon lang natin ng mga yung sakto lang na matabunan siya ng ano, na hindi na siya makita, okay? So katulad nito, ito po siya, pahiga na lang po yung gawin natin para maganda yung pahiga. Sigurado po tayo talaga na
Hindi siya mahirapan tumubo. Mahirap talaga, no? Maano talaga, parang nakakantok. So sundan niyo po yung ginagawa ko para sa mga interesado, para sa gusto matuto talaga magtanim ng mga iba't ibang kulay sa pag-seedlings, no? Sundan niyo lang yung video ko. Panoorin niyo po yung mga video ko. Ito, takpan po natin, no? Bawat butas, takpan po natin ng kunting takip lang. Kunting takip lang po. Huwag natin kapalan, kunti lang. Natakpan na po yung ginawa nating seedling, no? Yung sowing, pag-sowing. Ganito lang po, oh. Dapat, anuhin natin. Idiin natin ng kunti, kunti lang. Okay po, yung lang po ang isre ko sa inyo kung paano po ako na mag-seedling, no? Or kung paano po ako mag-sowing or mag-seedlings ng buto katulad ng pinakita ko sa inyo ngayon para sa interesado, para gusto talaga matuto magtanim ng lalo na po sa mga gulay, ay bisitahin nyo lang po yung aking YouTube channel. Dahil sa YouTube channel ko, ito po ay para sa inyo. Ang channel ko po, ang mga content ko po ay Vegetable Tutorial Farming. Dahil kung manood po kayo sa YouTube channel ko, marami po akong talagang matutunan sa akin, no? So, legit talaga yan. Itinuturo ko talaga step by step. Para at least kahit sa kunting kalaman, ay sana ay may matutunan po kayo sa akin. So kung hindi nyo po alam or makalimutan nyo po yung pangalan ko, i-share nyo lang po yung aking pangalan, John Levy, Vegetable Tutorial Farming. Share nyo lang po sa YouTube, no? Okay, so kung makita nyo po yung profile picture ko, ay meron pa akong hawak ng palaya. So pindutin nyo po yon. So pwede na kayo pumili kung anong gusto nyo piliin para panoorin nyo po. Okay, so yun lang po ang share ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana hindi pa kayo magsawa na supportahan nyo aking YouTube channel, dahil sa YouTube channel ko ay marami pa kayong matunan talaga sa akin, no? Thank you po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng bagong nag-support or nag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Palagi po kayong mag-ingat sa lahat ng mga nakilala ko sa Facebook friends, sa lahat ng mga kilala ka sa akin, kapwa vlogger ko, small YouTuber, kumusta po kayo? So, yun lang ang i-share ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panood at pag-subaybay sa aking YouTube channel. At hanggang dito lang po yung aking video. Bago ko putulin, ang masabi ko po sa inyo, palagi po kayong mag-ingat. Okay, so huwag po kayong magpiyansa. So, patuloy lang po tayo dito, dahil dito sa YouTube channel ko, sipag lang at tiyaga at bawal ang tamad. Ingat po kayo palagi. God bless us all. Thank you po for watching.